Kumbaga, tanggap naman ng family namin. Gato yung nature ng work namin. Matutulog ka na, basa ang iyong buhok. At gigising ka, basa pa rin yung buhok mo. Dahil ganun po yung hirap po namin dito. When you're there in the field, when you're there in the flight, and then you hear them clap. Thank you, Mr. President. The moment na nag-touchdown yung eroplano, pag nakita mo silang naluluha, pero nakasmile. Kung ako lang ang superhero, sana lahat sila nakuha ko nung araw na magre-retrieve kami. Ano man ang mga pagsubok, matindi man ang ating dako, sisikat ang araw sa bagong umaga, may bagong pag-asa ang bawat. As a nurse po na nag-work sa COVID facility. Ako ay nag-positive dahil nga po, hindi natin nakikita ang kalaban siya. Hirap sa buhay, o kaya'y napilay, hindi yan hadlang para makabango. Ang nakakalungkot lang, sir, hindi mo makakasama yung family mo. Kaya ako, kung ano man yung pwede kong maitulong sa kanila, kung mapapa-uwi para ma-reunite sila. Masaya po kami kasi makikita na po na ako ng aming pamilya. Maganda kasi marami ka napupuntahan. Because kung marami ka napupuntahan, marami kang assignment, marami ka rin natutulungan. Pero sa kabila ng kanilang mga pagsubok na kinakaharap, nanatili pa rin matatag, magaling at matibay ang mga Bicolano. Totoo sa kasabihan, basta't Bicolano, Oragon, Diyos mabalos. Babawang bayanihan, lumalaban ka para sa bayan. Inuuna mo ang iyong kapwa, tumutulong ka kahit kapos ka na. Isang pamilya, isang bansa, nagdadamayan, nagkakaisa, laging handa at sama-sama. Di sumusuko sa anumang problema. Ang serbisyo ay dapat matibay, malakas. Dahil ang inisip ko, sir, serbisyo to sa bayan. Kasi kung hindi ako, sir, sino, sir, ang gagawa? Ang dami po, pero unti-unti pong nababawasan na sa sala. So, iilan na lang po yung talagang merong dedikasyon na magtrabaho para sa bayan. Maraming salamat po, panutom sa sir, sa inyong tulong sa amin. Crisis, I assure you, as one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat.
6 na taong serbisyong may tatak ng tapang at malasakit. Inuuna ang ating kaligtasan, seguridad, kapayapaan at kapakanan ng mga nangangailangan. Matatag, may paninindigan at tapat sa bayan. Ibinuhos ang lahat para sa Pilipino, para sa maliwanag na kinabukasan at tungo sa pag-angat ng bawat mamamayan. Ito ang Duterte Legacy. Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Wala rin sa tatay ko. Mga tulay, kalsada at infrastruktura, yun ang pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang ospital at pagpagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko? Ah, ang tatay ko? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. Masaganang ani, dalawang beses kada isang taon. Iyan ang simpleng pangarap ng bawat magsasakang Pilipino. Subalit bago pa man natin matikman ang nakahain na kanin sa ating mga hapagkainan, problema ng mga magsasaka ang kakulangan sa supply ng tubig sa kanilang mga palayan. Nung walang patubig, ma'am, hindi kami na nagtatanim, ma'am. Hindi kami nagtanim talaga, ma'am, nung walang tubig, o walang tubig ng irrigation, ma'am. Araw-araw yung patubig sa makina, kung kinukuha sa deep well. Nung wala akong deep well, hindi namin naglalagay. Hintayin na lang namin yung sa audulan bago kami makapaglagay. Everywhere I go during the last election, the main complaint was always been they cannot pay the yearly 5,000 Irigos niya na. Alam ko, sabi ko sa mga tao, kung sakali, I will do away yung bayad sa tubig. Libre na yan. Sabi na, and now it's libre. Wala na mo'y problema sa tubig. Ako po si JV Arsena. Samahan niyo kaming kamustahin ang kalagayan ng ating mga magsasaka at kung paano nakatulong sa kanila ang pamana ng libreng irigasyon. Ang gitnang Luzon ang isa sa mga rehiyong sagana sa malalawak na bukirin. Bagamat sila ang pangunahing pinagkukunan ng bigas sa bansa, hindi ligtas ang kanilang mga magsasaka sa lumalaking gastos sa produksyon ng palay. Tulad na lamang dito sa lalawigan ng Tarlac, kung saan nakilala namin si Mang Wilfredo Taniedo na halos 20 dekada ng magsasaka. Hindi kasi pare-pares ang presyo ng palay ngayon eh. Kung minsan mababa, kung minsan mataas. Ngayon, mababa ngayon. Kikitain naman ng konti ngayon. Hindi masyadong karamihan. Dahil yung mga gamit ngayon, mahal. Tulad ng abono, diesel, yun mahal yung gamot ng palay. Mahal din. Sa ganitong sitwasyon, kadalasan ay halos wala nang natitira sa kita ni Mang Wilfredo. Malaking dagok din para sa mga magsasaka ang kakulangan ng supply ng tubig. Kaya kung wala na talaga silang mapagkukunan, ang pagsahod sa ulan ang tangi nilang nakikitang paraan. Ako si Domingo Tagyo, senior ng presidente ng federasyon dito
Ata Irrigation Station. Nung wala pang irrigation, nahihirapan mo kami magsasaka dahil walang tubig. Nagpagawa man kami ng dipel, kung minsan mahina. Bihira lang malakas. Pag ganitong buwan na, medyo umina na. Kaya medyo guminawa. Nung umakos ng 2 years yan, tapos nasira yung dam, nahihirapan kami ulit. Ganito rin ang sentimiento ng mga magsasaka ng Aray at Pampanga sa tuwing nauubusan sila ng supply ng tubig sa kanilang sakahan. Nung una talaga, saudo lang yung kwan namin dito. Ang pinakamahirap pa nga po doon. Pagka saudo lang, tapos tinamaan ka pa ng kalamidad, wala. Pass out, wala ka talaga nga. Ang mga magsasaka noon, dahil wala nga pondo, umuutang sa kapitbahay. Kuminsan, hindi aani, nababaw, uutang uli. Gayun po ang buhay ng magsasaka noon, hindi makaahon sa kahirapan dahil po doon sa inuutang lang ang puhunan sa pagsasaka. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi nila maiwan ang pagsasaka dahil ito ang paunahing kabuhayan ng kanilang pamilya. Yung tatay ko nagkasakit, kaya hindi na ako nakapag-aral. Sa bukid na ako lumaki, saka tumanda. Wala naman ibang trabaho kasing mahanap kung hindi pagsasaka. Saka sayang naman yung bukid kasi kung hindi mo lalagyan yun, kukunin lang ng iba. Ang irigasyon ay isa sa mga pangunahing infrastruktura upang magkaroon ng mataas na produksyon ng palay. Malaking kabawasan sa mga alalahanin ng ating mga magsasaka kung maayos at tuloy-tuloy ang supply ng tubig sa kanilang mga palayan. Kaya naman, tinupad ni Pangulong Duterte ang kanyang pangako na libreng irigasyon o serbisyo ng patubig sa mga palayan ng ating mga magsasaka sa mga kanayunan na matagal nang hinihintay at inaasam ng ating mga kababayan. Ang Free Irrigation Service Act ay ito yung Republic Act number 10969. Ang purpose nito ay to improve the standard of living ng ating mga magsasaka at to reduce the production cost ng pagtatanim nila ng palay. Malaking mga benefits ang nakukuha ng ating mga magsasaka rito. Like for example, kung 8 hectares and below ang sinasaka nila, hindi na sila magbabayad. At saka mga utang nila, past due accounts nila ay na-write off na, meaning hindi na nila babayaran. Pangalawa, nagkakaroon sila ng operation subsidy na 150 pesos per hectare. At saka sa paglilinis nila ng mga kanal, kung unlined kanal, meaning hindi ito sementado, ay makakatanggap sila ng 2,800 pesos per 3.5 kilometers. Na lilinisin nila. Pero yung mga concrete canals na ang kailangan nilang linisin para meron silang subsidy na 2,800 pesos ay mga 7 kilometers. Ilan lamang si Mang Wilfredo at Tatay Anacleto sa mga nakikinabang ngayon sa libreng irigasyon ng Duterte administration. Mas magandang buhay ko ngayon, ma'am, nung libre ng irrigation. Kasi, ma'am, hindi kami nagbabayad ng irrigation pay, ma'am. Wala na. Maginawa yung mga farmers ngayon dahil may tubig yung kanal. Magaan silang kumuha ng tubig, magkatubig. Dahil noon, natutuyo yung palayan. Ngayon, hindi natutumutuyo ngayon. Halos maano na yung tubig. Paano nga ba maa-avail ang libreng serbisyo ng patubig na ito? Ang National Irrigation Administration ay bumubuo ng isang registry kung saan nandoon yung pangalan ng may-ari ng lupa, aktual na nagsasaka sa nasabing lupa, sukat, lokasyon at numero ng original na titulo ng lupa. Yung isang magsasaka, halimbawa man lang, wala siya sa registry, tinutulungan natin siya na mag-produce ng mga papeles para maka-benefit din siya sa free irrigation service, kung ano pa yung mga lacking documents nila. So ang ating mga personnel sa field, sila na mismo ang maglalakad din. Kung dati-rati ay kinakailangan pang magbayad ng irrigation service fee o ISF, ngayon ay libre na at wala nang ibang iisipin pa ang mga magsasaka pagdating sa kanilang patubig. Ang isang magsasaka ay nakaka-save siya ng 4,375 pesos bawat hectare in 1 year. At alam natin, ang farmers na nagbe-benefits nito ay more than 1 million nga at 1,189 hectares. Meaning to say na ang nasisave ng ating mga magsasaka per year ay 5.2 billion pesos. Kaya malaking pera rin ang nasisave ng ating mga magsasaka. Hindi rin nagtatapos sa patubig ang tulong ng pamahalaan.
Malaki rin ang ambag ng libreng irigasyon sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o EPAHP, isang banner program ng Interagency Task Force Against Zero Hunger. Yung EPAP yun po yung project ni Secretary Degrales, yung tutulungan mo yung mga magsaka na magbenta ng mga produce nila. Tutulungan mo sila, bibigyan mo sila ng training, tapos tutulungan mo sila. Yung ibang probinsya nga eh, yung mga anin nila na ibibenta nila doon sa mga agency na nangangailangan, halimbawa bigas. Samantala, kaakibat din ng implementasyon ng free irrigation law ang pagpapatayo ng mga dam. Bago pa man makarating ang tubig sa mga irigasyon, ang mga dam ang nagsisilbing imbaka nito. At upang masiguro ang pantay na distribusyon ng tubig sa mga palayan, ang bawat pakawala ng patubig sa kada barangay ay may kaukulang schedule. Ito pong Tarlac Diversion Dam ay nandito po sa Ibagan, sa siyudad ng Tarlac City. At ang dam pong ito ay ginagamit po sa babayan po ng Tarlac, gaya ng Victoria, Lapas, Erona, Pura, at sa parting Paniki. At sa mismong siyudad ng Tarlac City. At ito ay pagpapatubig ng gumigit kumulang sa mga 19,000 hektarya pag po natapos yung ating balog-balog multipurpose dam na ginagawa po dun sa bayan ng San Jose. Bahagi ng balog-balog multipurpose project phase 2 ang pagsasaayos ng Tarlac Diversion Dam na muling binuksan noong nakaraang taon. Ang Tarlac Diversion Dam ay may kabuuang haba na 227.30 meters at lapad na 110.50 meters. Mula naman sa Moriones River ang tubig na dumadali dito. After the project completion ng dam, makikita natin siguro kung ngayon nakikita niyo mga tuyuan niyo mga pagtaghirap ang tubig, siguro masasatisfied na, magkakaroon na lang yung sinasabi namin 200% cropping intensity. Ang ibig sabihin ng 200% cropping intensity, mapapatubigan yung buong service area sa Tagulan at sa Tagaraw, lahat. Yun po ang target namin. Malaking bagay para kina Tatay Domingo ang rehabilitasyon ng Tarlac Diversion Dam. Simula nga nang maisaayos ito, nakakadalawang beses na sa isang taon ang kanilang pag-ani ng palay kahit pa sa panahon ng tagtuyot. Mahalagang Tarlac Dam kasi kung di po natapos yan, hindi kami makapag-second drop. Yun lang po talaga ang kwan namin. Walang taon po kasi nasira yan, ginagawa eh. Bihira lang po yung nakapag-second drop. Ngayon, halos lahat ng sakop ko nakapag-second drop. At sa gitna ng pandemya, tuloy-tuloy pa rin ang paggawa ng malalaking irrigation projects ng NIA sa iba't ibang panig ng bansa. Makita natin na during the term of the President, Luzon, Visayas, Mindanao ay meron tayong proyekto na malalaki. No? Sa ano naman, sa Cordillera, dito sa Kalinga, ito yung unang project ng, ano, na funded by China, yung Chico Pump Irrigation Project, na worth about 4.4 billion. Ito ay inaugurate natin sa April. We started this in 2018. So matatapos na ngayong before the end of the term ng ating presidente. Sa La Union naman, ang Masalip River Irrigation System ang isa sa tatlong pilot location ng family model farm sa bansa. Ang Masalip River Irrigation System ay may kabuuang 1,511 hectares. Apat po yung munisipyo na siniservisyuhan. Ito po yung Tubao, dito po na nandito po tayo sa Tubao, then Aguo, Aringay, at saka Santo Tomas, La Union. Ang family model farm concept ay bunga ng pag-aaral ng NIA sa irrigation development sa piling mga bansa. Layunin ng NIA na mabigyan ng dagdag kabuhayan ang mga Irrigators Association sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga gulay gamit ang drip irrigation system at iba pang modernong teknolohiya sa pagtatanim gaya ng greenhouse. Dito ay tinuturuan ang mga magsasaka ng isa pang paraan ng pagtatanim ng high-value crops. Family model farm, ito po yung parang ginawang greenhouse kumbaga. Ang tinatanim po dyan sa loob ng greenhouse na yan ay mga diversified crops. Kasi yung mga ibang crops dyan, may mga panapanahon eh, lalo hindi pwede sa tag-init or hindi pwede sa tag-ulan, maulan hindi pwede. Pero pag may greenhouse ka, anytime pwede mo siyang itanim. At saka higit sa lahat, makakatipid ka sa tubig. So may dalawang ori tayo ng irrigation system. Ito yung drip irrigation at
saka yung sprinkler, no? So yung drip irrigation kasi, ito yung sinasabi ko, pag binuksan mo na yun, yung tubig doon sa hose, may butas yun, tamang-tama doon sa itinanim natin. Yung sprinkler naman po, ang ano doon, nasa taas yun. Ang gamit ng drip irrigation is to para diligan yung mga tanim, pero yung sprinkler para palamigin yung lugar at saka at the same time, madiligan pa rin yung tanim. Maraming magsasaka na ang nahikayat na makiisa sa mga training programs ng FMF dahil sa mabilis at madaling proseso nito. Isa na rito ang magsasakang si Anacleto Cabalitasan na halos 5 taon nang nagtatanim gamit ang Family Model Farm sa Agoo, La Union. Talagang maganda, ma'am. Kasi may pagkakita yung mga tao, ma'am. Kasi ma'am, yung parang demonstration, ma'am. Yung parang may dayain yung mga papwa kong magsasaka. Nagtanim ako naman ng sili, kamatis, saka talong. O, ma'am, maganda naman yung, ma'am, yung ceiling doon, ma'am. Kasi around 150 square meter lang, ma'am. Nagkabinta ako ng 20,000, ma'am. At kung halos 3 buwan nga ang hinihintay bago iani ang mga palay, ang mga gulay naman ay maaari nang anihin sa loob lamang ng 30 hanggang 45 araw. Kaya mas mabilis rin ang kita ng magsasaka sa ganitong sistema. Makita natin na si-save nila sa pag-produce ng palay ay pwede nilang gamitin to sa mga iba't ibang project nila. Like for example, kung kailangan nila para sa enrollment ng mga anak nila, para sa additional na implements, like for example, yung bili sila ng fertilizers, mga binhi, yung sa health nila, additional na ulam nila, at sa mga kung meron silang mga other source of income, like for example, sari-sari store. Dahil sa mga programang ito ng gobyerno, nakikitaan ng iba yung pag-asa ang mga magsasakang Pilipino. Yung pangarap ko yung kapwa ko magsaka, sana ma'am, lahat ng buhay niya talaga umangat, kagaya ko. Yun ang buhay ko ngayon, ma'am. Yun ang pangarap ko, yung mga kasamaan kong magsasaka. Kahit anong kalamidad ang dumating, ganun pa rin. Yung trabaho namin dito, nasikasuhin yung patubig, hindi magbabago yun. Maulan man o maaraw, yung servisyo namin, ganun pa rin. Hindi lingid yung may COVID para wag na tayong lumabas kasi may COVID. Hindi. Mas lalo magkakagulo-gulo yung mga farmers pag wala kami na nagmumonitor sa patubig. So ngayon, ang dami naming programa. We have 333 solar irrigation projects nationwide. At isa pa yung ina-envision namin para ma-maximize natin yung paggamit ng mga reservoir natin, magkakaroon tayo ng mga floating solars. Ang maganda talaga ito kasi dahil nga yung maintenance ng mga pump irrigation projects natin ay libre na. Ito ang isang kwan namin talaga na magandang ginagawa ng administrasyon na ito. Talagang malaki, tulong talaga sa ating mga magsasaka. Sa halos 4 taon na implementasyon ng free irrigation law, marami na ang natutulungan ni Pangulong Duterte. Mula sa pagbibigay ng libreng patubig, pagsasaayos ng mga dam at pagbabahagi ng karagdagang kaalaman sa pagtatanim, libo-libong magsasaka na ang natulungan na guminhawa ang buhay. Mahal na Pangulo, salamat po at kami po ay nabigyan ng pagkakataon, lalong-lalo na yung pinatayo rito na model farm. Sana po tuloy-tuloy pa rin yung tulong na binibigay nyo sa amin, sa NIA, kasi po naniniwala po kami na pag tinulungan nyo ang NIA, kami po ay matutulungan din po namin mga magsasaka. O, nagpapasalamat nga pala kay Pangulo dahil inalis niya po yung bayad sa irrigation. Libre na po yung tubig ngayon. Sana dire-diretso na ito, wala nang hinto, para yung mga apo namin, diretsong pag-aaral. It's really a legacy of the Duterte administration dahil napakalaking bagay talaga ito sa ating food security. Sana kung sino man ang susunod na maging presidente, ituloy lang niya itong magandang sinimulan ng ating Presidente Duterte. Hindi matatawaran ang sipag, sakripisyo at dedikasyon na iniaalay ng ating mga magsasaka upang masiguro na may sapat na pagkain, lalo na sa panahon ng pandemya. Nawa ay patuloy ninyong payabungin ang inyong kabuhayan at kutuwang ninyo ang gobyerno tungo sa mas maayos na pamumuhay. Isang pagpupugay sa bawat magsasakang Pilipino. Ito ang pamana ng tunay na pagbabago. Ito po ang Duterte Legacy.
Ang tatay ko, ginawang ligtas, panatag at maayos ang buong bayan. Wala yan sa tatay ko. Ibinalik ang ganda ng Boracay. Mas magaling yung tatay ko. Nakamit niya ang kapayapaan sa Mindanao. Ang tatay ko, sinagot ang ospital at pagpagamot ko. Sino yung tatay ko? Ang tatay ko. Tatay ko. Ang tatay ko. Si Tatay Digong. Si Tatay Digong. Si Tatay Digong. Si Tatay Digong. Siya ang tatay ko. Taas noo nating pagmalaki, tayo ay Pilipino. Kapayapaan at seguridad ay prioridad ni Pangulong Duterte tungo sa maunlad na bayan. Ito ang mga pamana ng pagbabago. Kapayapaan sa Mindanao. Bangsamoro Organic Law at ang bagong Bangsamoro Government. In my term, we will all work and truly work for the benefit of the Bangsamoro people. Paglaban sa mga terorista, paglutas sa isyu ng insurhensya at mga rebelde. Modernisasyon para sa mas pinalakas na sandatahan. Proteksyon ng media. Dagdag sahod sa mga sundalo at pulis. Kampanya kontra droga at pagsalba sa kinabukasan ng bayan. Nabawasan ang kriminalidad, mas panatag ang mamamayan at ligtas ang sambayanan. Ito ang Duterte Legacy.